Hello, it's your girl Maria. Welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, as you can see on the title, yes, meron akong bagong video na i-share sa inyo. Well, guys, as you can see, nandito ako sa bahay and this is my background. Nandito ako sa kwarto ko. And sorry kung medyo naiilang ako sa nakatitingin ha, pero don't mind it. Sobrang lapit ko sa camera kasi sira yung aking tripod. So, inaalalayan ko siya, baka malaglag siya. So, hindi pa tayo nakakabili ng tripod. So, yun. So, ayan, meron akong breakouts dito. So, yun na yung patsinin, hanes-hanes. Okay. So, for today's vlog, isha-share ko sa inyo yung bago kong experience as a Shopee seller. And ito yung sinasabi ko na recent vlog ko about mandatory parcel dimensions, okay? Mandatory parcel dimensions is minamandate na tayong mga Shopee seller, lalo na if your career is JFP, kagaya sa akin, na kailangan na po natin mag-declare ng proper dimensions or volumetric, like height, weight, length, and width. Kailangan na natin mag-declare ng ganun sa mga items na tinitinda nyo or nakapost nyo sa inyong Shopee account. Well, noon talaga, yes, ayan tayo, babalik ulit tayo. Noon talaga is pwede kahit wala. Pero ngayon, guys, bawal na talaga. And ang dami ding questions about paano po kapag pouch lang. Okay, so, lalagyan ko din ng separate yon na videos. Pero ang takal muna natin ngayon ay... Ang takal muna natin ngayon ay about sa pagkakaroon ng deductions if hindi kayo sumunod or hindi kayo nag-declare ng tamang volumetrics sa inyong parcel na pinapadala. Okay, so for example, kagaya sa experience ko, ito, experience ko to, ilalagay ko mamaya yung screen record, katunayan na nagkaroon ako ng deductions sa Shopee. As in, dinedact nila automatic sa seller balance ko yung mali kong pag-i-input ng volumetrics. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ito nga yung nangyari. Kasi nung bago ko to ipadala, yung items na to, hindi ko pa alam na kailangan na pala ng ganun. So, etong chika nung JNT na kakilala ko, JNT staff na kakilala ko dito sa amin, na sabi niya, nung tinuruan niya ako ng computation is, meron niya kayong parcel na nakalusot na sobra sa nakadeclare na timbang. Pero sabi ko, bakit in-scan niyo? Eh ma'am, deduction na lang yon doon sa buyer mo or sa'yo. Depende. Oo. So, ganito. Kapag ka Shopee seller, deduction siya sa'yo. Nakadeduct siya sa'yo. Sa'yo na seller. Pero kapag regular transaction daw, or regular, pumila ka sa Jetty, pinadala mo, nagbayad ka, sa buyer siya madededuct. Okay? Ganun pala siya. So, ngayon ko lang din naintindihan kasi pumunta ako rin sa Jetty, nagtanong na naman ako. So, yun. So, ito nga, ngayong gabi, as of now, order receive na tong buyer ko na to. So, nung pagka-order receive niya, sa Shopee seller balance ko, sakto naman na 1 hour ago, nakapag-transfer na ako nung laman sa Shopee seller balance ko through GCash account ko, tin-transfer ko na yung mga kinita ko. Sakto na, zero na siya, biglang nag-order receive itong buyer na to. And, nag-negative 46 yung seller balance ko. Ibig sabihin, kakainan kanila ng automatic na 46 pesos once na may pumasok ulit sa'yo sa seller balance mo na halagang lagpas sa 46 pesos. Ganun. Ganun ka-Tinder. Diba? Ganun siya. Ganun ang nangyari. So, sabi ko, hala, sabi ko, bakit ako nag-negative 46? And then, nakita ko nga, is parang yun yata yung sinasabi nga ng JNT staff na meron nga daw nakalusot isang parcel. So, maybe yun na nga yun. So, okay din na na-experience ko yun para makukwento ko sa inyo, diba? So, yun. So, yun yung point ng video ko na to is magkakaroon po kayo ng deduction mga Shopee seller kung hindi nyo itatama yung volumetrics na meron kayo.
or yung hindi nyo matatama yung volumetrics nyo na i-declare, lalo kapag own packaging. Okay? Ayan ha, alapit ko na. Own packaging! Ayan. So, alam ko, malami sa inyo nagtatanong kung paano naman daw kapag sa pouch. Kasi, kailangan na din. Halos lahat ng ipopost mo, guys, sa Shopee, kailangan na ng dimension. So, yung iba na mabla na mamagaan lang daw, liptit lang. So, bibigyan ko kayo mamaya ng sa isa separate videos ko. Siguro after kung mag-upload ito, mag-upload ulit ako ng panibagong series ng videos para doon naman follow up dun sa nauna kong videos about mandatory parcel dimensions. Okay? So, yun. So, guys, i-ready ko lang yung screen record ng isang phone ko para i-voice over ko na lang siguro para mas maintindihan nyo. Okay? So, yun lang, guys. So, please keep on watching. And before that, guys, mag-subscribe muna kayo sa channel ko para lagi kang updated. Click nyo na rin yung notification bell para man-notify kayo kapag meron akong mga bagong tips and uploaded na videos just for all of you. Okay, so if you want to see what is in this video, just keep on watching. Okay guys, so nandito tayo sa aking Shopee account. So ito yung Shopee home na screen. So kung makikita nyo, dun sa kanan side ng screen nyo may me. So yun yung pipindutin nyo. Pag pindut nyo, ito yung generate ng bagong tab or ng screen. Ito yung aking Shopee buyer. Dito ko natatrack yung mga to receive, to ship ng mga orders ko sa ibang buyers. So, pag pinindot mo yung nasa kaliwa, yung My Shop, ito naman yung screen mo as a Shopee seller. Dito mo matatrack yung mga to ship mo, yung umorder sa'yo, yung mga post items mo. So, yung seller balance, pinindot ko yan. So, pag pindot ko, may negative 46 as in shocks. Ba't may negative 46 dito? Ganun! Yun. So, ayun yung sinasabi ko sa inyong nadedeck ako dahil dun sa maling parcel na dimensions na dineclare ko at saka weight. So, tignan mo, ayan, negative 46. So, automatic yan, ma-deduct sa'yo pag nagkaroon ng laman ulit yan, pag may nag-order receive ulit sa'yo na buyer. Oo, yan, papasok yan sa'yo. Ganun. Oo. So, pupunta natin yung transaction history. Makikita nyo dito, may negative 46. So, yun nga yun. Ibig sabihin, kinaltasan tayo ni Shopee dahil mali yung binigay nating weight. Siyempre, lugi daw ang JNT doon. Ganun. Ganun yun, guys. Ha? So, yun lang naman. Wala namang special, pinakita ko lang sa inyo na nagde-deduct talaga ang Shopee. Okay guys, so yun nga, nakita nyo na, di ba? Legit, meron talaga siyang paltas. Oo, meron siyang deduction fee na tinatawag. Sayang yun, no? 46 pesos, malaking halaga na din yung pambili na rin ng tape yun, dai. Di ba? So yun. So mag-iingat kayo, sana sundin nyo yung own packaging guide ko. Bumili kayo ng timbangan or manghiram kayo sa kapitbahay. Bumili kayo ng metro or medida para po mas maayos yung pagpapadala nyo ng parcel. Ewan ko kung sa inyo, sa amin lang ganito, mahigpit, or pinapatupad na to. Kung sa inyo maluwag pa, edi ang swerte nyo. Pero I'm sure mapapatupad din sa lahat ng JNT. So, better na updated na din kayo guys, no? So, huwag kayong magagalit. Ina-update ko lang kayo. Yun lang yung nalalaman ko. Sinishare ko lang din sa inyo. Okay? And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Please don't forget to like this video and always be kind. Bye-bye! Subscribe on my YouTube channel!